Unleaded o premium? Ano ba talaga sa dalawa yung dapat nating piliin para sa YTX 125 natin? Kung YTX owner ka o bago pa lang yung unit mo, o kaya naman nag-iisip ka bumili ng YTX 125 at gusto mong alamin kung ano ba talaga ang dapat sa YTX natin. Unleaded ba o premium ang dapat ikarga sa YTX 125 natin? Hindi ko na sasayangin yung oras nyo, no? Sasabihin ko na agad kung ano yung dapat na nilalagay natin sa YTX 125. Ang dapat na kinakarga natin dito ay premium. Bakit premium? Tara, pag-usapan natin. Tingnan muna natin sa YTX community sa Facebook kung ano ba yung sagot ng iba nating mga ka-YTX. So pumunta ako sa Facebook, naganap ako ng isang post. Ang tanong niya dito, tanong lang po, anong magandang gasolina ni YTX? Unleaded o premium? Ito yung mga sumagot. Sabi ng isa, both is good. Sabi naman ng isa ay unleaded, sir. Sabi naman ng isa, pula o premium, mas okay ang takbo. May nagsabi naman na diesel. I-diesel mo. Nagbibiro lang yun. So, bakit nga ba premium ang dapat sa YTX 125 natin? Papaliwanag ko sa inyo guys sa pinakasimpleng paraan. Huwag na natin masyadong palalimin. Pero bago yan, i-clarify muna natin kung anong ibig sabihin ng unleaded versus premium. Kasi medyo merong pagkakamali dun sa term eh. Ang dapat na term ay regular versus premium. Dito sa Pilipinas ay wala na pong leaded gasoline. Noon, meron pang leaded, pero tinanggal na ho yun dahil nakakalason ang leaded sa kalusugan, kaya binan na noong 80s pa. Meron pa namang leaded gasoline ngayon, pero sa mga eroplano na lang yung mga ganong klase ng gasolina, yung mga leaded. Kaya, tandaan nyo po yan, wala na, sa mga hindi po nakakaalam, nasa batas po na bawal nang magbenta ng mga leaded gasoline kasi nakakasama nga sa kalusugan. Meron tayong batas dyan. Kaya, huwag kayong mag-alala kung ang gasolina bang binibenta ng isang kumpanya ay kung may lead ba. Wala na. Wala na hong ganon. Ang lahat ng fuel product, Mapashell, Petron, ay unleaded na po lahat yan. Kahit unleaded na po lahat yan. So, ang tamang term ay regular versus premium. Para ma-confirm nyo, hindi lang naman syempre sa sinasabi ko. Kaya naman, in-email ko yung mga top 7 companies para tanungin sa kanila kung meron pa ba silang leaded gasoline. Sa top 7 na nakikita natin sa kalsada ng mga gasolinahan, tatlo lang yung sumagot. Unahin natin itong Phoenix Fuel. Sabi niya, all fuel products sold by Phoenix are unleaded. Mapa-premium man yan, unleaded. Then, ganun din yung sabi sa akin ng Petron. Ayan, all of our automotive fuels are unleaded. We have one product that is leaded. At ang sabi niya, yun ay ang AV Gas 100LL, aviation gasoline na para sa mga aircraft. Kahit sa Shell, ganyan din yung sagot sa akin. Hindi ko lang nakita kung nasa na yung email. Hindi ko lang makita kung nasa na yung email. Pero isa rin ang sagot. Wala na silang leaded gasoline. So, na-clarify na natin ngayon na dapat ang tamang term ay regular versus premium lang. So, anong pagkakaiba? Pagkakaiba nila sa dalawa ay yung tinatawag na octane rating. So, yun na yung doon na magkakatalo. Nakikita nyo ba yung mga numbers na 95, 92 na malapit doon sa gasolinahan? So, doon papasok ang octane rating. Ang octane rating ng regular na gasolina ay nasa 92 pababa. At ang premium naman ay nasa 95. So, yun ang pagkakaiba nila, yung octane rating. Merong octane rating kayong makikita na 98, 100, at meron naman kayong makikita na 92 at meron pa nga 81. O, naglalaro lang dun sa range na yon. So, yun ang pagkakaiba nila, octane rating. So, bakit premium o 95 octane rating o RON? Bakit 95 plus ang para sa ano natin? May tinatawag, sa makina natin, may tinatawag na compression ratio. At ang compression ratio ng makina natin ay dinesign para sa 95 plus octane rating. Nasa manual yan. Siyempre, dala ko yung manual ko. Dala ko yung manual natin ha. Ayan. Kung babasahin nyo dito sa, kunin nyo yung manual nyo, basahin nyo yung page 4-6. Ayan, 4-6. May nakalagay dito sa bandang gitna na recommended fuel. Ang sabi dito, regular unleaded gasoline. Ito yung misconception. Maraming nalilito. Hindi naman premium eh. Ang sabi unleaded eh. O kaya regular eh. So regular yung kinukuha nila. Pero kung babasahin mo pa siya pa ilalim, ang nakalagay dito, your Yamaha engine has been designed to use regular unleaded, so sabi regular daw, gasoline with a research octane number
of 95. Sa baba nung box mismo, sabi oh, 95 or higher. Eh bakit sabi regular? Mahirap maghanap ng regular sa Pilipinas na may 95 plus octane. Ang may 95 plus octane sa atin ay premium. So, wala tayong choice kundi kumuha ng premium. At ang regular, actually, meron namang regular na 95 plus octane. Yun eh, you will save 95 plus octane. Pero sa ilang mga selected shell lang yun. Yun, pwede natin yung gamitin. Eh, ano naman kung ang gamit ko ay regular imbis na premium? Nakakasama ba sa motor natin to? Hindi naman, sa ngayon. Pero katagalan, maaaring mag-occur ang tinatawag na engine knocking. Dahil sa hindi nakadesenyo ang gasolinang nilalagay mo, pumuputok agad yung gasolina sa loob ng makina. Kaya kung gagamit ka ng regular imbis na 95, bawas yung performance at masusunog agad yung gas kung saan mas malakas siyang kumain ng gasolina. So marami kayong makikita dyan na gumagamit ng regular na matagal na, wala naman nangyayari. Pero katagalan nun, ang kasamaan sa paggamit ng hindi naman recommended na fuel, eh yung lifespan ng engine natin ay bababa. So dapat talaga gamitin natin kung anong recommended, which is yung premium. Kung saan mas efficient, mas improve yung performance at mas tatagal yung buhay ng engine natin. Pero ito yung tandaan nyo, hindi naman porkit premium ang gamit, eh ibig sabihin mas better na sa iba. Na, uy, yung motor mo, regular lang yung ginagamit, eh hindi na maganda yan. Tandaan nyo na ang bawat motor ay nakadesign sa isang specific na fuel. So kung yung TMX niya, wala akong alam sa TMX ha, kunwari lang, kung yung TMX ay para sa regular, ibig sabihin, yung compression ratio o yung makina niya ay nakadesign para sa regular. Pero kung lalagyan niya ng premium yun, eh hindi magiging maganda yung performance, mababawasan yung lifespan ng makina niya. So, hindi porkit premium ang ilalagay mo, ibig sabihin mas better na yun. Ang sinusunod lang natin dito ay yung recommended na fuel para sa maximize performance ng mga motor natin at tumagal yung buhay. So mga lods, yun lang naman yung kailangan nating intindihin kung bakit premium ang dapat nating nilalagay dito sa YTX 125 natin. So tandaan nyo, lahat po ng gasoline sa Pilipinas ay unleaded na. At ang tamang term ay regular versus premium. Ang pagkakaiba nila ay yung octane rating. At ang octane rating na para sa motor natin ay 95 plus. So nasa sa inyo yan kung anong brand, kung anong gasolinahan ang gusto nyong ilagay, basta mahalaga ang octane rating ay 95 plus para iwas engine knocking at mas maganda ang performance at mas mahaba ang buhay ng mga makina natin. Kung ako, personal na tatanungin nyo kung ano yung gamit ko, Shell ang gamit ko mga lods, Shell V-Power yung 95 plus. So merong 100, hindi ko yung kinakabit yon kasi sayang, hindi naman syempre pro nyo. Hindi naman porket mataas yung gagamitin mong octane rating, eh mas maganda na. So sayang lang kung magpapakarga tayo ng mas mataas pa sa 95. Pero pwede naman, pero mas maganda, palitan nyo na agad. So sabi ko nga, Shell, bakit Shell yung ginagamit ko? Syempre kasi kada load ko doon, kada pag-gasolina ko doon, may points ako nakukuha. And at the same time, pag naglo-long ride ako, may tambayan sila na pwede kong gamitin yung points para parang 2:1. Piso sa 2 points. Tapos, doon din kasi ako kumukuha ng engine oil. Sa Shell ako nagpapakarga ng 95 plus octane. So kayo mga lods, anong brand ang gamit nyo? Or kung gusto nyo pa rin ba ng regular, bakit naman? Anong dahilan nyo? O nasubukan nyo na ba yung unleaded versus premium? At may napansin kayo na kakaibang performance? Sabihin nyo naman yan sa comment down below. At kung nakatulong ako sa inyo mag-decide, magkagabi na. Nandito pa ako sa gitna ng field. Kung nakatulong ako sa inyong mag-decide, kung may mga natutunan kayo sa video na to, don't forget to like and subscribe. Malaking tulong na po yan. At yun lang, Budget Bihero, mga ka-YTX, ingat sa biyahe, peace out.